Magandang araw sa inyong lahat mga kapanda. Kumusta na naman kayo? In this video, pag-usapan na naman natin mga kapanda kung yung motor, yung application natin, yung bike, yung application natin, tapos doon tayo natanggap sa application natin na bike, pwede ba na motor yung gagamitin natin sa pag-deliver ng pagkain? So, pwede ba yun kay Panda? So, yung sagot natin dyan mga kapanda, ako po isang Food Panda Rider dito sa Baybay City. At ilang taon na po ako dito sa Foodpanda. So, yung sagot natin dyan mga kapanda, pwede ba ang motor yung gagamitin natin sa pag-deliver ng pagkain, pero bike rate yung in-applyan natin kay Foodpanda? So, yung sagot natin dyan mga kapanda, pwede naman, hindi naman bawal yan. Hindi ka naman madaling mahuli kay ni Foodpanda noon. Pero, pwede mo yung gagamitin. So, mabiyahe ka muna isang araw, dalawa, pero huwag mong gagamitin sa lahat ng araw na magbibiyahe ka. Unang-una, mga kapanda, ikaw ay malugi ka kasi maliit lang yung per ni Panda na binigay sa bike kasi malapit rin naman yung deliveran mo. So, matagal kang naghintay sa vendor, tapos maliit lang yung per kasi malapit lang. So lugi ka sa araw-araw na kita mo sa pagiging Foodpanda. Okay lang naman siguro kung Jollibee lang yung sa Jollibee ka lang mapasukan, mas madali lang yung order diyan kasi may sariling cashier po tayo sa Foodpanda doon sa Jollibee. Pero kung sa ibang vendor ka mapasukan, lugi ka kasi 24 pesos lang po per yung pinakababang minimum doon sa bike rate 24, yung pinakamataas is 35. So 35 kung 40 siguro may tip na yun. So 24 pesos. So maghintay ka sa vendor ng 30 minutes. So sa loob ng isang oras saka deliver ka lang ng dalawa, so lugi ka. Whereas kung sa motor rate yung applyan mo is yung order mo is malayo. Medyo malaki yung per natin kay Foodpanda. So yung tanong dito, pwede ba ang gagamitin natin yung motor kung bike rate yung account natin? So pwede naman, pero bawal yun kay Foodpanda. Siguro kung mahuli ka ng mga ride, ibang rider na bike rate yung ginamit mo, so pwede kang i-report noon. So tuwing ma-report ka, picturean ka, tapos ma-report ka, so yung mangyari noon is mawala yung account mo, mawalan ka ng access sa account mo, sa Roadrunner mo. So, kukunin yun eh, Panda, at ibablock yun sa system nila. Tapos mga kapanda, yung pag natanggap ka na bike, yung inapplyan mo, doon ka natanggap, madali lang naman mag-transfer ng bike into motor. So, wala namang bayaran. So, yung gagawin lang natin is, yung mga documents na sinubmit mo doon dati kay Foodpanda sa pag-apply mo, yan din yung mga documents na i-apply mo, i-submit mo na ikaw ay mag-transfer mula bike rate papuntang motor rate. So, kung yung ano ba yung kaibahan ng bike rate at saka motor rate. So, ganito yan mga kapanda. Yung kaibahan yan is, yung motor rate, mas malayo yung bato ng order na ibinigay sa'yo. So, abot ng 5 kilometers, 7, 10 kilometers. From 1 kilometer to 10 kilometers, malaki yung binabayad ni Panda doon sa rider. So, whereas kung bike rate lang mga kapanda, pinakamalayo na bato ng order sa'yo is 2 kilometers lang. So, malayo na yung 2 kilometers, 1.5 kilometers lang. So, 2 kilometers, about 35 to 40 pesos lang yung delivery sa bike rate na binigay ni Panda. Kasi, bike rate ka nga eh. Wala kang puhunan, kasi padjak lang yung puhunan mo. So, pero pag gamitan mo yung motor, yung pag-deliver ng pagkain, tapos bike rate, so mas lugi ka kay Foodpanda. So, ang gagawin mo, pag motor yung rate, yung gagamitin mo, i-transfer mo na lang sa motor para mas madali, para mas maganda, tapos hindi delikado yung account mo na ma-block, ma-offboard kay Foodpanda. At sana sa video na ito, mayroon kayong natutunan. And I hope na sa mga nag-apply dyan bilang isang Foodpanda, patanggap na kayo para kagaya namin, nagbibiyahe kami
So, mayroon kaming makuha ng pagtustos ng araw-araw ng pagkain sa pamilya namin. So, maraming salamat mga kapanda, kaibigan. Rides po kayo lahat.